ito na Ate Aiko, sa 30 years mo sa showbiz, talagang sobrang naging makulay talaga yung buhay mo at marami kang kinaharap na challenges. Tapos nagpahinga ka eh, nagpahinga ka sa showbiz kasi meron kang naging problema, undergo ka ng dermatological procedure na hindi naging okay. Right. Ano nangyari? Nasira yung mukha ko. They injected at that time, sabi nila okay daw yun na pangpaganda, pampabata, but it turned out the other way around. That's my face before. Naman na siya, tapos nagnana, nagnaknak siya, and then... Uy, iba yung nagnaknak, ha? Ano ba naknak, di ba? Naknak, open ganun. Wound yun. Ah, sorry. Anong dapat? Namaga lang. Namaga, okay. Sorry. Nagnana. may pus kasi siya sa loob, oo, mother. Oo. So nagkaroon ng infection siya, tapos namaga siya, to a point na nagkaroon ng para siyang scabies na dating. So the doctor had to treat me, Dr. Samonte had to treat me for 8 months, every day injection, 50 sides. Uy, ang sakit. Yun yung mga tiniis ko para lang bumalik yung mukha ko, and thank God I'm really blessed na Lord Jesus, my God, He maganda ka na ulit. Talaga ba? Oh, Diyos ko naman. Oh. Actually, maganda ka naman doon. Kahit namaga ka lang. Pero nandun pa rin naman talaga yung mukha. Hindi, pero... Ay, wala na. Nawala na pala. Pero struggle is real ka nung panahon na yun. Hindi ako makalabas. And then, one time nag-grocery ako noon. Parang yung kasi minsan may mga fans, di ba, na yung truth, minsan harsh. Sabi nila talaga sa akin, pwede pa pa-picture? Sabi ko, sige. Kasi ako, hardly I say no talaga. Lagi ako pinagbibigyan ko, ako pa yung nagpapa-picture sa akin. Etong fan na to, sabi, pa-picture naman, pag talikod ko, hindi pa ako nakakala. Ang pangit-pangit naman niya, anong nangyari sa mukha niya, ganun. Nakarinig mo talaga? Sa grocery, tanghaling pero kapat. Pero tinilit ko naman agad tumutulo. Yun eh. Ikaw ba yun? Ikaw pala, ako pala nagpa-picture. Ikaw slit ko. Oh! Payat na, ha? Oh, walang Photoshop, pa. Simple ka rin naman magyabang, eh, no? Ha, hindi naman, mother. Slip din, eh, di ba? Kasi sinasabi mo sa picture ko, puro edit. Oh, ngayon, magsabi kang totoo. Dapat matuwa ka. Bakit? Hoy, Photoshop ba to? Sabi ko. Oh. Ibig sabihin, maganda ka kasi, kaya napagkahinala ang Photoshop. Kaya tayo nag-chismis, eh. Ikaw talaga. Pero nung time na yun, syempre, di ba parang nakakababa ng self-esteem yun? Sobra talaga. I don't wanna go out. Paano yung suporta naman na binigay nyo sa kanya doon? Tumira ba siya ulit sa inyo? Ganun ulit. Kasi wala siyang ibang makausap. So parating, Candy, halika, patawanin mo ako. Nagkaroon niya ng time na wala yung ginawa kundi kumanta sa video, okay? So parang ilang araw yata kami, lahat ng Cindy Lauper, Madonna, tinira niya, nakikinig lang ako. Kasi nga hindi siya pwede lumabas, ayaw niya lumabas. So kami yung parating magkasama. So kahit anong oras, syempre, pag tumawag siya or pupunta siya, nandun ka lang. Ang haba din kasi ng 8 buwan. Oo. Walang trabaho, nakakuan ka lang sa bahay. Actually, Mare, 1 year and 6 months akong yung treatment ko lasted for 8 months. Pero yung talaga, bumalik ako, nag-subside na, was 1 year and 4 months. Bago ito mag-apoy sa dagat? Yeah. At yun? Pa latter part, patapos tayo nun. Ay! Anong... Sorry, na curious lang ako. Na-demanda mo ba yung gumawa o meron kang actions na ginawa? Actually, dapat i-demanda ko siya. Pero nung naging Christian ako, Mari, part of my moving on and forgiving, excuse me, was... not to sue the doctor. Mm. But I told the doctor, if you do this again, then doon ako gagawa ng action. Sa ibang tao. Mm. Kasi ayoko nang maulit to eh. Kung artista nga, nagawa ng ganito, what more sa mga ordinaryong tao? Sabi ko sa kanya, hindi kita didemanda, pero huwag ka muna gumawa ng hindi mo naman alam pala yung ginagawa mo. Ayan. Ang galing naman. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.